Meron po ako traditional build. 4 pieces po. Bale yung SSD po na mga traditional. Pwede ko po ilipat sa diskless server para makatipid. Pwede po ba yung net limiter sa diskless? Kung 50 Mbps lang po. Kaya ng internet po namin dito kasi bundok pero PLDT po. Ilang PC po kaya ng Mbps na diskless setup? Yung mga unit ko po si Ryzen 5600G, 16GB RAM. Pwede po ba gawin server yung isa po? Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko. What's up? Kamusta mga ka-rebuild? John Kasuril. Ako ay pinakamalakas na fit sa buong Kalawakan at yun na nga ng mga ka-rebuild. Pwede ba net limiter sa diskless? At saan ini-install yun? Sa client or sa server? 50 Mbps, okay lang ba na internet yon? Yung may traditional si ka-rebuild, yung SSD niya, okay lang ba nilagay sa diskless server? Ayan, ang mga sasagutin natin ng mga ka-rebuild. Okay, gawin natin yun agad-agad. Let's go! At yun na nga ng mga ka-rebuild, si ka-rebuild Gerald. Sir, ka-rebuild, good day. May tanong lang po ako, baka pwede mo masama sa vlog mo para klaro po yung explanation. Salamat po. Number one, apat yung tanong niya eh. Okay lang ka-rebuild. Pwede po ba yung net limiter sa diskless? Kung pwede po, saan po ba ito ini-install at ini-install sa diskless server po? Okay, kung pwede ba net limiter sa diskless na setup, saan ba ini-install sa diskless server? Ito, diskless. Okay, ka-rebuild, ang net limiter, kung pwede sa diskless, pwede. Okay, yung net limiter pala mga ka-rebuild, ano yan? Pang control or pan-limit ng internet na gagamitin ng PC. Okay? Ngayon, kung saan ini-install yan, sa client, no? Pero dahil diskless ka, isang beses lang i-install sa client yan, mapupunta sa image, lahat na ng PC client mo, may net limiter. Okay, hindi siya sa diskless server, ini-install yung net limiter sa PC client ka rin. Pero, pag install mo, isusuper mo muna sa diskless server tong PC client na to, bago mo install, syempre, kasi pag di mo sinuper, hindi masasave yung pag-install mo dyan ng net limiter. Okay, so pagkasuper mo ng PC client na to sa diskless server, naka-super na, install mo yung net limiter, tapos pagkatapos ng install ng net limiter, off mo na yung PC client, alisin mo na yung super ng PC client na to dun sa diskless server, save mo na yung paggawa mo dito ng install ng net limiter, tapos open mo na yung PC client, yung net limiter na pag-install mo napunta sa image sa may diskless server, so yung lahat ng PC client mo, isa lang naman yung image niyan eh. So, na-install mo na yung net limiter sa image. So, lahat naman ng PC client po, isa lang ginagamit ng image. Lahat na sila magkakaroon ng net limiter. Okay! Yan. At yun na nga ng mga ka-rebuild. Siya ulit, si Kevin Gerald. 50 Mbps lang po. Kaya ng internet po namin dito kasi bundok pero PLDT po. Ilang PC po kaya ng Mbps na diskless setup po. Okay. 50 Mbps lang kaya ng internet sa ka-rebuild natin kasi bundok doon. Ilang 50 Mbps kaya ng diskless? Ibig sabihin ni Karibil, ilang PC kaya ng 50 Mbps? Okay, 50 Mbps, mga 10 PC, 10 na computer, Karibil. Pwede na rin kahit 15 na hanggang 20 na PC. Depende yan eh, no, Karibil? Depende sa ginagawa ng mga PC client o customer mo. No? Mas maganda, maglagay ka ng bandwidth management na router. Microtik, okay? Kasi yung 50 Mbps medyo mababa kapag marami nag-YouTube sa'yo, nanonood ng movie, tapos nag-online games. Okay. Nag-online games, ano lang yan eh. Kailangan niya ng smooth na internet. So pag maraming, pag may nag-download pa, yari, no? Pero yung 50 Mbps, okay na rin yan. Tsaka, syempre, wala ka namang choice kasi bundok dyan. So 50 Mbps, kung hanggang ilang kaya na diskless PC, yung tinutukoy mo yun, no? Siguro mga 10 PC to 20. Okay, ka-rebuild. Pero mas maganda nga, maglagay ka na lang ng Microtik router pang bandwidth management or pang internet control yun. Okay, para yung 50 Mbps mabalance sa pagbigay ng internet sa mga per PC client. Okay? May ano rin yun eh, gaming priority rin yung Microtik eh, no? Yung Microtik router na yon, pwede mong i-configuration na unahing bibigyan ng internet online games. Kasi yun ang kadalasan ginagawa sa
computer shop, no, or PisoNet mag-online games. Kaya ka dapat 'yun ang binibigyan ng internet at walang limit. Ang tapos second, Facebook. So 'yun, babawasan mo yung Facebook ng speed pati YouTube kasi okay lang mag lag sa hindi naman okay. Ibig sabihin, kahit na mag-delay ng konti na bigay ng internet sa Facebook, YouTube, okay lang, mag-aantay sila. Hindi katulad sa online games, mga kabil, pagka nag-lag yung internet mo na bigay doon, syempre, iba na yun. Kumbaga, nasa clash, di ba? Yung character, lumalaban nga, clash. Pak-pak-pak, biglang uminto yung internet, gumanon. Pagkabalik ng internet, nakahiga na yung character, imbis na magsusuper, humiga eh. So, syempre, yung customer mo na nag-online games, mabubwisit din na maglalaro sa'yo. Di ba? Kaya, mas maigi, lagyan mo ng Microtik na router or pang bandwidth management. Kahit na yung mga TP-Link, D-Link, yan, pang ano yan, pang limit din ng ng internet. Kasi, may mag-Wi-Fi sigurado sa'yo, no? Kasi, yung internet mo na 50 Mbps, sigurado may mag-Wi-Fi dyan, ikaw, or kaibigan mo, or nasa bahay nyo ba? Siyempre, mga kapatid mo, ganyan. Siyempre, baka mag-download, no? So, dapat ilimit din yung bigay ng internet sa mga cellphone. Lalo na pag-download, no? Siguro, mga 1 MB download, 1 MB upload. Yan ang bigay mo sa mga cellphone. Okay na yun. Kasi para kahit mag-download sila, hanggang 1 MB lang. Yung 50 Mbps mo, hindi masyadong mauubos. Kasi pag walang limit, no, makareveal, lang sila, malaya silang nakakakuha ng speed sa'yo. Eh, pang may nag-download dyan, yung buong 50 Mbps mo, mahatak yan. Wala na. Wala ka ng wala na matitira na speed sa mga nag-online games. Wala, maglalag na sila. Di ba? So, yun. Dapat, okay ang 50 Mbps mo. Okay? Pero, mas magiging okay yan, lagyan mo ng router na pang bandwidth control. Kahit yung, mas maganda Microtik. Kung hindi, TP-Link, D-Link. Kung wala, net limiter, yung una mong tanong, no? Mas pwede na rin 'yon per PC yung limit. Tapos sa cellphone, pag pag buwalo mo mag-download habang nakabukas yung computer sa PisoNet mo, okay? So 50 Mbps, okay na 'yan. Pero kung magagawa mo na paraan na lagyan ng router na pang control na internet, mas maigi. Kung wala, net limiter, gaya ng una mong tanong. Tapos, yun nga, no, mga kabil, kahit na mataas pa yung speed ng internet nyo, mas maganda talaga na may router kayo na pang balance ang internet o pang control para yung ibang device like cellphone o kahit na PC, pag nag-download, malimit, kabil. Pero okay na rin yung 50 Mbps kasi, gaya na sabi ko una, wala kang choice kundi yan lang, pero okay na rin yan. Pero kung ilang PC client, tingin ko mga 10 PC to 15 na PC or kahit 20, no? Basta pag marami ka ng PC, pakiusapan mo na lang na, konting YouTube lang, itag-isa lang, ganyan. Kasi syempre, sabihin mo, gusto kong magtaas tayo ng speed ng internet, pero limitado tayo, nasa bundok tayo, gano'n. Paano mo na lang, kausapin mo, kasi makakaintindi rin yan naman yan, eh. Kumbaga, sila-sila lang din naman yun nandyan. Tsaka yung mga mag-online games, di ba, sila-sila rin. So syempre, bigayan na lang sila, tigisang YouTube. Tsaka huwag mag-download sana, no, hanggat maaari. Pero yung download naman, wala naman talaga nagda-download sa computer sa PisoNet, eh. Yung nagnonood na movie, no, hanggat maaari, isang movie lang, kasi iba, nagtatab pa, bubuksan ng ilang movie, 10, para mag-loading na, no. Parang download na rin yun. Hindi, totoo, download na nga rin yun habang nag-load. Pero mas maganda, kung wala ka pa Microtik, net limiter, una mong tinanong, para ma-limitahan yung ibang nag nanonood ng movie, tsaka lalo na nagda-download. Parang yung nag-online games hindi ma-affect kasi yung kalabil. Okay, yan! At yun ang mga kalabil. So, let's get Bill Gerald. Meron po ako traditional build. 4 pieces po. Bale yung SSD po ng mga traditional. Pwede ko po ilipat sa display server para makatipid po. Tapos, yung SSD ko para sa games na meron na po laman, direct po ilagay sa diskless server. Okay, Karibil, sabi ni Karibil, meron siyang apat na PC na computer, apat na piraso, 4 pieces na traditional. Ngayon, yung SSD daw nun, pwede ba ilagay sa diskless server para makatipid? Yes, no, Karibil. Yung, ganun naman talaga, no, yung mga nagdi-diskless, yung mga SSD nila na nakalagay sa PC client,
pwede na ilalagay na talaga sa disk server yan para hindi ka na bumili. Pwede yun, no? Tapos, yung may hard disk ka na puro games, na nakalagay rin sa traditional mo, i-rerekta mo sa disk server, pwede rin. Pero yung hard disk na yon dapat, walang problema. At saka, at least, yung speed niya mabilis. Okay? WD block kasi ang ano eh, recommended sa disk setup eh. 6 gig yun, no? Pero kung mabilis yung hard disk mo, pwede. Okay, pwede mong ilipat yung hard disk drive mo basta walang problema, hindi siya naglolo ko ng bad sector, tapos yung speed niya mabilis, at least 6GB nga, yung WD block, 6GB yun, yun yung ginamit namin sa display server, no? Yun, pwede mong erecta na yan dun sa display server para makatipid na rin, okay? Ganun naman eh, kasi syempre, meron ka ng dati, yun nga, yung SSD, meron ka na, siyempre, para makatipid, yun na lang gamitin mo. Alang anong bumili ka pa, sayang naman, no? Kasi parehas lang naman, bibili ka SSD, no? I mean, bakit ka bibili ng SSD kung meron ka na? Siyempre, yun na yung gamitin mo. Basta SSD na yun, gaya rin ang sabi ko sa hard disk drive, dapat wala rin siyang problema, wala rin pagluloko na problema, gano'n, no? Yun. Tsaka health niya, maayos. Siyempre, yung disk server, dapat ang lalagay mo dyan na PC parts, maayos, no? Kahit na medyo hindi bago, basta maayos. Kasi ang display server, magloko yan, no? Ka-reveal, nako, saradong ano mo, computer shop o PC unit mo. Kaya, dapat ang ilalagay mo dyan, siguraduhin mo yung magandang, hindi, kahit hindi maganda parts, so maayos. O, maganda na rin, kasi iisa lang naman yung display server. Kaya, ako, mga ka-reveal, lahat na nilagay ko sa akin, brand new. Pero ikaw, ka-reveal, kung meron ka ng dati, yun nga, lumang SSD, dating SSD, dating hard disk drive, pwede na yan. Basta maayos yung SSD na yon at hard disk drive rebuild. Tapos, yung ibang, ano, yung kunyari, SSD mo sobra, apat yun eh, dalawa lang, tatlo. Kahit tatlo, pwede dyan sa, ilalagay mo sa disk server. Yung sobra na isa, bigay mo sa akin. Hindi, joke lang. Okay, yung ibang hard disk drive din na apat na PC, apat may hard disk mo, isa lang naman kasi kailangan sa hard disk drive, ay sa disk server. So, pwede yan, apat na SSD na, itodo mo sa display server. OS ng server, SSD. Tapos, image drive, SSD. Write back, SSD. Game disk, SSD. Okay, yung hard disk drive mo na puno ng games, lagay mo sa SSD. Pero baka malit yung SSD, hard disk drive na lang. Yung mga hindi mo magagamit, diretso mo na lang sa akin. Hindi, joke lang. Okay, Karbil, yan. At yun na nga ng mga Karbil, ito last na, no? Si Karbil Gerald ulit. Yung mga unit ko po, si Ryzen 5600G, 16GB RAM. Pwede po ba gawin server yung isa po? Yan lang po tanong ko, sir. Sana mapansin po. Maraming salamat po, sir. God bless. Ingat po kayo palagi. Okay. May mga unit si Karbil, Ryzen 5600G, 16GB. Yung isa ba na unit dun sa client niya, pwedeng gawin server? Oo naman. No, pwedeng pwede. Bakit? Yung Ryzen 5600G, 6 cores, 12 threads, 16GB RAM. Nako, kailangan sa display server, at least 16GB RAM eh. Pasok na pasok. Yung isang PC client mo, gagawin mong server, pwede. Siyempre, parang hindi ka na bumili ng PC pa na isa. Okay? Pero pwede ka rin bumili para yung PC client mo na Ryzen 5600G, hindi mabawasan. Pero kung gusto mong, huwag ka munang bumili, huwag ka munang gumastos, yung isa, ilagay mo sa server, display server. Pero kung bibili ka, Intel na bilhin mo. Siguro, Intel Core i3, 7th gen. Pwede na yun, hanggang 20 PC client, no? At least, kasi Ryzen 5600G, medyo mabilis yan, pang display server. Kasi ang display server, mga ka-reveal, kung konti lang naman yung, depende yan sa PC client mo. Kung 20 PC na unit, pwede na kahit dual core lang. Kasi yan, 6 cores, 12 threads, sayang yan. Dapat pang, ano yan, pang hardcore. Dahil pang gaming, no? Pang gaming yung Ryzen 5600G. Pero, kung gagawin mo server yan, para hindi ka na nga gumastos, maganda yan. Mas maganda talaga yan. Kasi, hindi siya kakaposin. Siyempre, yung display server, 16GB RAM ang kailangan dyan. Siyempre, processor, kung mas mataas ang ilalagay mo, like Ryzen 5600G, mas lalong okay siya, no? Kasi nga, mabilis yung Ryzen 5600G. Para pag magpapatch ka ng games, tapos nag-YouTube ka pa, Facebook, kayang-kaya. Kasi pag dual core, baka kaposin. Pero pwede naman, kasi sa amin, Intel G3258 third gen lang, G-series, nag-YouTube, Facebook ako, tapos nagpa-patch, medyo kaya niya yung 20 PC client, no? Nga lang, minsan talagang nahihirapan, lalo na pag-patch ng Fortnite, yan, Fortnite kasi malaki.
ngayon, pagka ginamit mo yung Ryzen 5 5700G sa server, eh, mas maganda, no? Makakaya niya yung mga ganong processing na may nagda-down, may nagpa-patch sa display server, tapos nagpa-Facebook ka pa, nag-YouTube ka pa. Kung ano, kung yun ang gagawin mo sa display server. Hindi advisable yun, ha? Nagalawin. Ako, ginagalaw ko yung display server ko kasi ako rin nag-setup niyan, tsaka yun yung parang libangan ko, eh, para kasi may maglalaro isang oras, 2 hours, wala akong magawa, di ba? Eh, nag-nonood ako ng movies sa display server. No? Kung alam mo naman, ano, gumalaw-galaw sa display server, pwede. Pero hindi, yung iba kasi, yung display server, tinatabi lang niya sa gilid, eh, sa isang cabinet. Tapos, may timer PC sila. Doon sila nanonood ng movie o nag-games yung bantay, ganun. Okay, pero sa amin kasi, pinag-isa ko, eh, display server, tsaka PC timer. Para isa kuryente lang. Okay, kaya doon ako yung nanonood ng movie. Pero, yun nga, hindi advisable na galawin yung display server. Ha? Kasi pagka may ginagawa ka dyan na, at nagkamali ka na virus, ako, yari yung display server mo. Kaya ako naman, ako gumagalaw dyan sa display server. Kaya alam ko na kung ano yung virus o hindi. Siyempre, pagka exe, yung kiklik yun. Malaki possibility na virus, di ba? Lalo na sa mga Facebook, sabi. Ano mo to, i-click mo to, may makukuha kang pera. Iba, kiklik naman. Yun na, hack na yung account mo na FB o kaya may virus, mga gano'n, no? Kaya sa display server, hindi talaga advisable na galawin, lalo na kung hindi ka masyadong familiar sa mga kiniklik at saka yung hindi masyadong ano sa computer. Ako naman, ginagalaw ko yung display server namin kasi nga, gaya na sabi ko kanina, ako nag-setup ng display server. Tsaka, ano ako, maingat ako na nagkiklik, no? Hindi basta-basta yun. Okay, so, yung display, Ryzen 5600G mo, Ryzen 5 5600G mo, kung gagawin mo display server yan, okay na yan, pampatch. Nyari, minsan kasi nakakasabay-sabay yung patch, Valorant, Crossfire, LOL. Siyempre, multitasking na yan, nangyayari, no? Kasi, nagda-download yan, tapos pumupunta sa mga SSD, so kailangan ng processor yan, hindi lang yung RAM, di ba? So pag Ryzen 5600G, kayang-kaya niya kahit ilang games pa yung nagpa-patch, tapos may kumukuha pa ng data na yung mga PC client. Okay. Maganda yan, magandang pan-server yan, Ryzen 5 5600G. Okay, yan. Atin muna ang aking sasagutin, no, mga Bill, si Bill Gerald lang yan, sa ano na, sinulit niya ng tanong niya. Hashtag Kalbil question. Apat, no? Yung unang-una, pwede bang net limiter sa diskless? At kung pwede, saan ba i-install sa diskless server? Okay, pwede ang net limiter sa diskless setup. Pero i-install yan sa PC client. Okay? Pero, mapupunta yan sa diskless server pa rin. Dun sa image. Okay? Dito, mga Kalbil, sa PC client, sa may diskless na setup, walang storage tong ano, PC client. Doon nga sa pangalan niya, diskless. Ibig sabihin, wala nang disk. Tanggal disk. Parang ganun, less disk. So, wala nang storage yan. Lahat na ng data o files niya, nandun kay diskless server, Karabil. Okay? Tapos, bundok lang kila kay Karabil, Gerald, okay lang ba yung 50 Mbps? Eh, okay lang, no? Kasi wala na rin naman tayong magagawa. Yan lang ang kaya dyan sa inyo. Yan. Pero mas maganda, no, Karabil, mga Karabil, kahit na mataas pa yung speed ng internet nyo, mas maganda maglagay kayo ng bandwidth management na router like Mikrotik para mabalance yung internet na bandwidth o pang-control ng internet. Okay, at may gaming priority. Parang ganun, no? Hindi parang, ganun. Kasi Mikrotik, pwede niya i-priority unang-unang bigyan yung online games. Susunod niya na lang yung ibang gawain like Facebook, YouTube, no? Hindi na masyadong malagay mga yun. Malaga rin. Pero pinakamalaga kasi online games sa computer shop PisoNet, eh. Diba? Bakit? Kasi halos lahat naman yun ang ginagawa sa computer shop PisoNet, online games. Tsaka bawal mag-lag, no? Sa online games. Kasi pag nag-lag doon, lalo na nga nasa clash, ulitin ko lang nga, nasa laban-laban, tapos umaano yung character, pa-pa-pa, lumalaban ng ganyan, biglang nag-lag. Pag ganun, no? Nag-lag ka. Tapos pagbalik ng internet, nakahiga na yung character, no? Sino bang matutuwa sa gano'n, no? Yun. Kaya dapat may ano kayo, router na pang bandwidth management or control ng internet para maiwasan yung gano'ng lag, no? Tapos, lalo na yung download, no? Kailangan malimitahan yun. Kaya kailangan may bandwidth, ano kayo, router management o pang-control ng internet. Tapos, Facebook, YouTube, ma-ano rin yan, ma-limit. Kasi, siyempre,
sa Facebook may mga video-video, ganun din sa, lalo na sa YouTube, no? Magbukas na maraming YouTube yan, ilang tab eh, siguro mga 10 YouTube. Kinlik niya lahat kasi papanoorin niya, kunyari, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Ayaw niya na mag-antay eh. Kasi niya, pag patapos ng X-Men 1, X-Men 2 agad, hindi na maglo-loading. May ganun eh. So, kailangan ng pang ano doon, control sa router, controlin mo, bibigay mo lang na pang video, sabi natin, 10. O kahit magbukas pa siya ng 100 na video, napapanoorin. Hanggang 10 MB lang. Di ba? Hanggang 10 Mbps lang. So, may 40 ka pa, no? Yun. Tapos sa download naman, minsan iba nagda-download eh. Kanyan, picture. Ganyan. Picture maliit lang naman. Kanyan, nagda-download sila ng games. Di ba? Minsan ganun, nagda-download sila, sarili nilang games. Tapos, hindi mo na limitahan. Naku, 50 Mbps, ubos yun. O kaya mga nagwa-wifi sa'yo, nag-download. Naku, atakin sa cellphone din yung speed mo. Okay, kung wala kayong Mikrotik router o kung ano mang router na pang bandwidth management, net limiter, pwede na yon. Kaso sa PC lang yon. So dapat meron kayong router pa rin na pang limit sa mga cellphone. Ngayon, kung wala kayong pang limit sa cellphone, sabihan nyo na lang sa cellphone na, oh, huwag kayong mag-download. Hanggat bukas pa yung computer shop, mamayang gabi na lang, ganun. Yung cellphone naman, maliit lang naman yung kain yan. Hindi tulad sa PC talaga, naka-LAN cable yan. Malaki kain yan. Kain niyang ubusin yung speed. Okay, okay lang yung 50 Mbps. Basta, hanggat maaari, may router kayo na pang balance ng internet o control or net limiter, no? Sa unang mong tanong. Tapos, may apat na PC si Caribbean na traditional, yung SSD nun. Okay lang ba ilipat sa display server para makatipid? Oo naman. Siyempre, yun na eh. May SSD na na dati ka, yun na yung gamitin mo. Basta okay yung SSD. May hard disk din ka, may hard disk drive din si Caribbean na puno ng games, pwede ba i-rectan na lang sa display server yun para hindi na bumili? Oo. Yes. Siyempre, alangan bumili ka pa, tapos yung games, lalagay mo pa doon, eh meron ko naman dati, i-rectan mo na lang, no, Caribbean. Pwedeng pwede. Okay, pero basta, sisiguro din may hard disk drive na yun. Ano yun, ha? Walang bad sector or walang problema. Kasi pag nilagay nyo sa display server yan, tapos maayos na yung setup nyo, no, ng display server. Yung pala yung isang SSD, may problema. Kaya hard disk drive. E di ulit na naman kayo ng setup, no. Hindi naman lahat iulit nyo. Pero mahirap mag-ulit, eh, no. Kahit na papalitan mo lang yung game disk. Medyo maabala, eh, no. Pero hanggat maaari, yung ilalagay nyo, maayos. Yung SSD, tsaka... ano ka Rebel, hard disk drive. Okay? Okay, tapos yung pinakala sa tanong ni Rebel, may mga Ryzen 5 5600G, pwede ba yung isa doon ilagay gawin yung diskless server? Yes, pwede, no, Rebel. Siyempre, para hindi ka na rin bumili ng PC, example, wala ka pang budget mambili, pwede. Kasi Ryzen 5 5600G, 6 cores, 12 threads, ang ganda niyan. So, ang kailangan kasi sa diskless server, at least dual core, no? Pero depende sa PC client. At least dual core, basta hanggang 20 na PC. No? Intel Core i3, 7th gen, hanggang 20 na PC. Kahit nga 30, pwede. Pero depende pa rin yan, no? Siyempre, mas maganda na processor, yung mas mataas yung core thread. Siyempre, ano yan, multitasking yung ginagawa ng display server. Ang dami yung pinapasahan na data na PC client. Tapos, minsan, nagpa-patch ka sa display server kasi andun yung games eh. Tapos, minsan, nagda-download ka ng games kasi may bagong games. Ganun. Minsan, nasasabay mo sa mga naglalaro, di ba? Kaya kailangan medyo maganda yung processor mo. Mabilis, parang ganun. So, Ryzen 5 5600G, pwede yan. Doon yung display server. Okay, see you muna kayo. Sasagutin na ako mga Rebel. Ang ganti na lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe, click on the bell button. Kame-me. Ha! Ray Ganis, Gadush, para updated kayo pang may bago upload tayong video ko sa mga Rebel. God bless you. Bye. Oh, bow ng headset.